Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pag-aralan ngayon sa Filipino 1, Quarter 4, Kwento ay tungkol sa pagtukoy ng simula ng pangungusap, talata at kwento at pagbuo ng simpleng pangungusap. Handa na ba kayo? Tara na! Makinig at matuto kasama si Teacher Christine. Ang layunin sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng simula ng pangungusap, talata, at kwento at makagagamit ng mga natutuhang salita sa pagbuo ng mga simpleng pangungusap. Mga bata, subukan natin sagutan. Panuto, basahin ang mga pangungusap. Tukuyin ang simulang salita sa pamamagitan ng paglagay ng salungguhit. Para sa unang bilang, ang mga makabagong kagamitan tulad ng cellphone ay may malaking epekto sa mga bata. Anong salita? Ang simula ng pangungusap. Lagyan ng salungguhit. Tama! Ang ikalawang bilang. Bawat bata ay nangangailangan ng patnubay ng kanilang mga magulang. Anong salita? O alinsyan ang unang salita sa pangungusap. Magaling! Bawat! Pangatlo, mahalaga na magkaroon ng oras para sa isa't isa ang buong pamilya. Anong salita ang may salungguhit? O alinsyan ang unang salita ng pangungusap? Tama, mahalaga. Pang-apat, tuwing Linggo ay sama-samang nagsisimba ang Pamilya Santos. Tama, tuwing. Panglima, masaya ang pagsasama ng buong pamilya kung sila ay nagkakaunawaan. Alin dyan ang unang salita sa pangungusap? Tama, masaya. Oh my God. Para sa ating balik-aral, lagyan ng kahon ang mga magkatugmang salita sa bawat pangungusap. Unang bilang, si nanay ang nag-aasikaso sa aming bahay. Alin dyan ang dalawang salita na magkatugma? Magaling! Nanay at bahay. Pangalawa, ang aking kapatid ang naghatid ng aking baon. Alin dyan ang dalawang magkatugmang salita? Tama, kapatid at naghatid. Pangatlo, si Lisa ay naglalaro habang ang guro ay nagtuturo. Alin dyan ang dalawang salita na magkatugma? Mausay, naglalaro, nagtuturo. Pang-apat, huwag maging pasaway para wala kang kaaway. Tama, pasaway at kaaway. Panglima, umuwi si tatay na may dalang tinapay. Alin dyan ang magkatugmang salita? Tama, tatay at tinapay. Mausay mga bata! Well done.
Sinin na at ang pandemya. Isang masayahing bata si Nina. Lagi mo siyang makikitaan ng ngiti sa kanyang mga labi. Madalas din siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Matalino at aktibo rin siya sa kanilang klase. Ngunit isang araw, ang sayang niyang nararamdaman ay biglang naglaho. Nagkaroon ng pandemya dulot ng coronavirus o mas kilala natin bilang COVID-19. Maraming buhay ang kinitil. Maraming tao ang nawalan ng hanap buhay. Kasama na ang kanyang ama. Nagsara rin ang mga paaralan at simbahan. Ang batang dati ay laging nakangiti, ngayon ay madalas nang namimighati. Hindi na siya pwedeng lumabas ng bahay, makipaglaro sa kanyang kaibigan at pumasok sa paaralan. Subalit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti nang nanunumbalik ang masayahing si Nina. Kasama niya ang kanyang pamilyang nagmamahal sa kanya. Pagkaramay sila sa paglutas ng kanilang problema at sama-samang nananalangin na naway bumalik na sa ayos ang lahat. Din ang mga tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, ano ang naging suliranin ng ating bida? Bakit siya biglang nagbago? Pangatlo, paano niya nalampasan ang mga suliraning nagpabago sa kanya? Balikan natin ang ating kwento. Kung babasahin mo muli ang ating kwento, saan ka magsisimula? Basahin mo muli ang may salungkuhit sa unahan. Ito ay isang pangungusap. Ang pangungusap ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salita. Ang nakapaloob naman sa kahon ang tinatawag na talata. Ito ay binubuo ng pinagsama-samang mga pangungusap. Kapag pinagsama-sama ang mga salita, pangungusap at talata, tayo ay makakabuo ng isang kwento. Ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang batas. Sinisimulan ang pagbasa ng pangungusap, talata o kwento sa unahang bahagi nito. Para sa ating pagsasanay, tukuyin ang simulang salita ng bawat pangungusap. Isulat sa nakalaang buhit. Unang bilang. Nagkaroon ng pandemya dulot ng coronavirus. Anong salita ang simula ng pangungusap? Mahusay. Nagkaroon. Pangalawa, maraming tao ang nawalan ng hanap buhay. Anong salita ang simula ng pangungusap? Tama, maraming. Pangatlo, si Nina ay isang masayahing bata. Alin siya ng unang salita sa pangungusap? Magaling, si. Ikaapat, malungkot siya dahil hindi na siya nakalalabas ng bahay. Anong salita ang simula ng pangungusap? Tama, malungkot. Kalima, masaya ang pamilyang nagdadamayan. Anong salita naman ang simula ng pangungusap?
Magaling, masaya. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin ang simulang pangungusap ng bawat talata. Isulat sa nakalaang buhit sa ibaba. Una, isang masayahing bata si Nina. Lagi mo siyang makikitaan ng ngiti sa kanyang mga labi. Madalas din siyang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Matalino at aktibo rin siya sa kanilang klase. Ikalawa, nagkaroon ng pandemya dulot ng coronavirus o mas kilala natin bilang COVID-19. Maraming buhay ang kinitil. Maraming tao ang nawala ng hanap buhay, kasama na ang kanyang ama. Pangatlo, ang batang dati ay laging nakangiti, ngayon ay madalas na namimighati. Hindi na siya pwedeng lumabas ng bahay, makipaglaro sa kanyang mga kaibigan at pumasok sa paaralan. Pang-apat, kasama ni Nina ang kanyang pamilyang nagmamahal sa kanya. Magkaramay sila sa paglutas ng kanyang problema at sama-samang nanalangin na naway bumalik na sa ayos ang lahat. Panglima, likas sa pamilyang Pilipino ang nagmamahalan at nagdadamayan sa oras ng pangangailangan. Isa ito sa ating mga kaugalian na hindi dapat mawala at patuloy na isinasagawa. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, gamitin ang mga salita upang makabuo ng simpleng pangungusap. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga mabubuong pangungusap. Tandaan, ang pangungusap ay binabasa mula sa kaliwa papunta sa kanan. Ang simula ng pangungusap ay ang unang salita sa kaliwang bahagi nito. Ang talata at kwento naman ay binabasa rin mula sa kaliwa papunta sa kanan at mula sa itaas papunta sa ibaba. Ang unang pangungusap na makikita sa itaas na bahagi nito ang simula ng talata o kwento. Maari kang makabuo ng mga simpleng pangungusap sa pagsasama-sama ng mga salita. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng maikling talata o kwento tungkol sa inyong naging paranasan ngayong panahon ng pandemya. Isulat ito sa loob ng kahon. Salungguhitan ang simulang pangungusap. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!